Welcome back mga ka-hydro. Ako na naman ang inyong ka-hydro, si Otem. And welcome back to this channel, yung ating JC Farm. And today, I will discuss some tips in terms of irrigation. So, ang unang tanong is, kailan ba dapat ako nag-i-irrigate ng aking crop? Okay? Any crop, actually. Pwede itong mag-apply. Pero sa case natin, today is 25 days ng ating bell pepper, and ito ay nakaset up sa drip irrigation. Meron siyang drip irrigation. So actually yung days or timing of irrigation, hindi ko problem kasi pwede ko siyang iset. And pero sa ibang production system, especially if you are in a big scale production, very important yung timing of irrigation. And number one tip is that you will always irrigate in the morning. So, huwag kang mag-irrigate, do not irrigate in the afternoon, especially the noon time when the temperature is very high, and at noon or in the afternoon or pagkagabi na. So, there are certain reasons why we should irrigate in the morning. Number one, in the morning, mababa ang evaporation. So, especially kung overhead sprinkler yung gamit mo, all the water will be absorbed by the plants. And ito pang isang tip, iwasan ninyong mag-irrigate ng shallow. Kasi pag shallow yung irrigation water, ang tendency ng roots will be shallow. For you to have a deep, ang purpose natin, magkaroon tayo ng deep-rooted crops so that yung foundation ng crop natin matibay. So, pangalawa, iiwasan natin mag-irrigate in the afternoons kasi ang main reason doon is mataas ang evaporation. Kasi pag mataas ang temperature, mataas ang evaporation. Sa gabi naman, hindi rin advisable. Bakit? Kasi if you irrigate in the evening, magkakaroon ng moisture yung crops o yung plants. So, ang tendency mo, magkaroon ka ng sakit o magkaroon ng sakit yung mga crops mo. So, those very simple tips in irrigation. So, number one, irrigate in the morning. Do not irrigate in the afternoon or evening kasi magkakaroon ka ng mga problems. Now, sa setup ko, which is drip irrigation, ano yung ginagawa ko? So, I also irrigate in the morning, 6 o'clock in the morning. And I just set, since this is automated, I have an application in my phone that I already scheduled my irrigation. I scheduled it only for 1 minute. And then 6 o'clock, so 1 minute, 6:01, it will be turned up. And then another irrigation is 8 a.m. or sometimes I put it in the 10 a.m. because you will also observe the weather. Kasi ngayon, lalo na ngayon, November or October, maulan. So, sa situation ngayon, di mo kailangan mag-irrigate. Masasayang lang yung nutrients na nandoon sa ating solution. And hindi rin, actually, mas maganda sana kung drip irrigation mas mababa so that yung evaporation talaga mas maiwasan. Kasi ang tendency mo, if you're using sprinkler irrigation or yung dinidilig mo sa dahon, iwasan nyo rin pala na magdilig sa dahon. Kasi ang mangyayari, yung mga droplets na mapapatak sa dahon, magsisilbi siyang parang magnifying glass. So kapag tinamaan siya ng araw, yung dahon tinamaan ng araw, yung dahon na mayroong droplets of water tinamaan ng araw, magkakaroon niya ng sunog o masusunog yung mga portion na yon. So iwasan ninyo na magdilig sa dahon. Make sure that ang dinidilig niyo is yung roots or yung puno ng halaman. So those are the tips that I can give you in terms of irrigation. And ito ngayon yung ating bell pepper. 25 days na siya after transplanting. And makikita nyo, meron na siyang mga bulaklak. Some of them already has flowers. And yung kanilang stem is usually kasi laki na ng lapis or ng ballpen. And nagkakaroon na siya ng
branch. Nagbabranch na siya. So, initially, it will just have one stem. And then, kapag siya ay nagbulaklak na, magagana na siya. Magkakaroon na siya ng dalawang sana. And ang plan natin dito is to maintain two stem only. So, that's it for today. That's my update for this bell pepper. So, I will update you again maybe after 2 weeks or when it's already starting to bear fruit. Okay? So, don't forget if you like this mga updates and tips on farming, i-like and subscribe to the channel.